Hi guys, are you familiar with the famous dog here in Japan, Hachiko statue or statue or statue? Papunta po ako. Panoorin niyo na itong video na ito, guys. Today guys, susubukan ko yung sarili ko na mag-vlog ako dito sa maraming tao. I'm here at Shibuya, Tokyo, the big city on earth, a fashion city here in Tokyo, and millions of people crossing on the streets every day. Siyempre, at bago yan, nakarating ako dito sa Shibuya, Maya. Naglakad-lakad muna ako, no? Nag-aura-aura kunyari, baday. Tapos maghanap ako ng taxi para i-meet itong napaka-cute na little Hachiko's puppies. This is for souvenirs. At ngayon ay nandito na ako sa taxi. At nakababa na guys, nandito ako papunta sa OG station. Maghanap ng train. At siyempre, more than 2 years na tayo hindi nakapag-train. Kailangan natin i-recharge ang ating card. Baka wala nang laman. So, i-sure lang natin. So, ganito po sila talaga dito, no? Machine is everywhere. Iswipe lang. So, pag hindi tayo marunong, hindi talaga. So, sila, ganyan sila dito, no? Machine. At, I'm ready to get in the guys. Kasi may pera na po. Hindi tayo makadaan dyan pag walang laman. Nakatakad ng konti. Iswipe. Ganyan sila dito, no? Bababa sa escalator. At para maghintay po ng train. Di ba nakita nyo yung mga train na dito, no? Ayan si train. Aura-aura ng saglit. Tapos, kung nakita nyo yung parating na yan ng train, dyan po ako sasakay. Papunta po doon sa isa pang train station. Kung saan ito hihinto, doon din ako bababa. At lagi nating tandaan, pag sumakay tayo ng train, bawal mag-ingay, tingin lang tayo sa labas. Video-video ng konti sa loob. At bababa na po pala ako. Tapos pag nasa escalator naman ako, lagi nakalagay sa utak na walk left kasi yung sa right side dadaan ang mga hapon. So ganyan sila dito pa busy, no? Kumbaga halos magsitakbuhan talaga para maghapon sa susunod na train kasi pag nahuli ka, wala na. So nandito na naman ako paakyat sa isa pang train. At kung nakita nyo, di ba, may train. Ito po ang train station diretso na po sa Shibuya. Look at the train is coming. Ito na naman, isasakay na naman ako ng train, guys. Adventure. Open the door, ganon. Hey, it's me again, Gloria. Nandito po kami sa ilalim ng tunnel. At makakaupo na din po ako sa wakas. Dahil sobrang dami ng tao ang kanilang train ngayon, rush hour. Pero ano siya, holiday. Tingin sa labas hanggang tayo ay makarating sa ating pararoonan. At bababa na naman ako ulit. Kung nakita nyo, so maglakad-lakad na ako dito. At kung saan nga ba makikita dito si Shibuya. Kung saan si Hachiko ay doon nakatira. Si Hachiko po ay makikita yan sa Shibuya, yung statue niya. So hindi na po si Hachiko ang makikita yung statue niya na tinadayo ng maraming turista. Pero ngayon guys, naglalakad-lakad, nagmumuni-muni. So, nandito pa rin ako sa train station. Kasi ang train station nila po dito sa Tokyo is napakalaki. Pero hindi naman lahat malaki, meron din maliit. So, ito po is napakalaki niyang station. Napakaraming ano niyan, ito is gate kung saan ka pupunta. Kumbaga, yung tinatawag nilang line. GR line, Odate line, mga ganyan pang mga line-line. So, maglakad-lakad tayo. Explore, and enjoy the beauty of Japan. Alam niyo po ba na dito po sa kanilang train station is mga mall po yan. Nandito po yung mga mall. At, iswipe na naman tayo guys. Ganyan talaga para makalabas. Kaya, kailangan ng card. Kung walang card, ticket. Ganito kalaki po ang kanilang train station kasi nga ito po ay connection ng mga mall. Nasa taas ito ay mga buildings. Ganyan sila dito po ang buhay sa Japan. Diba?
ganon, ganon, tingin-tingin, parang saan na ba tayo ito lalabas? Ang laki kasi ng train station nila talaga. So dito daw, dito po tayo, liko tayo dito. At bababa, papunta po pababa kung saan nga ba ang superstar ng Shibuya. Walang iba kundi si Hachiko Station. Paikot-ikot lang tayo dito kasi yung train station nila talaga napakalaki. Pero teka muna sandali, maipapakita ako sa inyo ha. Hachiko Square, Scramble Crossing, nandito na nga ako guys, no? Talagang ito ang buhay ng syudad. Kung nakikita nyo, nandito na talaga ako. I'm here at Shibuya guys to find Hachiko. Do you know Hachiko? Hachiko is a famous book here in Shibuya. Pero ang tanong, sa ang sulok nga ba dito si Hachiko dahil napakaraming tao? And Shibuya also is one of the fashion cities, so you can wear anything what you want to wear. Isa ito sa lugar kung saan may enjoy mo yung suot mo. Walang martis-martis dito. Dito mo makikita na napakaganda mamuhay sa syudad. Walang martis. You can enjoy what you want to wear. Ganyan sila dito. At ngayon po guys, hindi ko talaga alam so kung saan si Hachiko. Silip-silip muna tayo dito sa gilid. Tingin-tingin. Kasi napakaraming tao dito at ang alam ko is napapalibutan lang siya ng maraming building, ang daming tao sa ilalim ng cherry blossoms. Hi, little cuties, puppies. This is for 7 years. Mushi, mushi. Ano ne? Ano ne? Dito na po tayo, guys. Ha? Walang iba kundi sa S-H-I-B-U na may Y-E sa gilid. Walang iba kundi ang Shibuya City, the biggest city on earth. Siyempre, rarampa rin ako dyan, guys. Diba? Kasi wala sa atin yan, guys. Eh, dati rampa lang ako talaga sa kusina ngayon. Talagang irampa ko ang beauty ko dyan daw. Parang ito na talaga. Straight lang daw, diretso. Kasi nandyan daw si Hachiko, ang superstar ng Shibuya na walang ibang dinadayo ng mga turista dito, mga artista. Ganyan siya kasikat kung wala lang pandemic ngayon. Itong kalsada na ito is napaka-crowded. Millions of people crossings on the street talaga. Every day, every night. Ang Hachiko po is matatagpuan po yan siya dito sa ano, ilalim po ng cherry blossoms. Mukhang parating naman talaga ako guys. No? Medyo malapit na ako. Ipapakita ko sa inyo talaga siya kasi pag nagpunta ka dito guys, hindi mo ini-expect na ang daming tao, tapos pag nagpa-picture ka, mga DSLR at camera ang kaharap mo. Ganyan sila dito suunahan. So ayan na guys, kung nakikita nyo, nandito na ako. Walang iba kundi si ang superstar ng Shibuya. Walang iba kundi si Hachiko Station. Kita nyo yan? Walang tigil ang papicture dyan araw-araw sa mga turista. Kung napapansin nyo, so hirap magpakuha ng picture dyan or video kasi ang daming tao. Kahit ngayon may pandemya, di ba? Pero tingnan nyo, ang dami talagang tao guys, unahan dyan. So syempre, ako na ata, ay, naunahan ako guys, naunahan ako dyan, di ba? So ganyan siya kasikat talaga. So, hanap lang ako ng tempo. At, syempre, yakapin natin si Hachiko. Yan. Di ba? Kalain mo. Dati plato ang niyayakap ko. Ngayon, iba na. Lumilevel up. Kundi ang aso. Di ba? Ganun. Si Hachiko. Siya po, kung alam niyo ang kanyang story, maiyak po kayo. Diba? So, dito po yan matagpuan sa Shibuya City, Tokyo. Lakad tayo, guys. Tuloy-tuloy yung ating adventure. Dahil ako po ay konting napapagod at nagugutom na din. Pero may nakita ako dito guys na store. Gusto ko siyang pasukin. Ang big camera! Diba meron lang akong titingnan doon sa loob. Tingin-tingin lang naman kung anong meron. Kita niya yan. Si Sony, CV, 10, at saka si GoPro 9, Hero 9. Nandito po lahat, no? Oh, si Sevi 1.
Sony CV1, iba pang mga DSLR cameras dito for vlogging, for photography. And lens nandito guys, sobrang gaganda. Tingnan nyo naman. Lumix. Napakaganda po pala ng Lumix na camera guys. As in, ang Sony naman guys, tingnan yung presyo. Kasi nga, brandy daw siya. Ang mga lens, tingnan nyo. Pagkatapos manood sa kamera, nagugutom na po ako. Kaya naghahanap na ako ng kaldero, syempre. I am struggling finding a rice on this area. Where is the rice? When it comes to finding restaurants here in Shibuya, it's not easy, guys. Alam nyo kasi, dito po, during lunchtime, ang kanilang mga restaurant talaga is napakahaba ng mga pila, naghihintay. At kung may bakante namang restaurant, ay yung mga 5-star, yung napakamahal lang restaurant. So, maghahanap po ako ng medyo mura lang. Malagyan lang ng laman yung shan talaga, no? At iiwas din tayo sa doon sa center kung saan napakaraming tao. Kasi dito po is by area po pala ito. Dito is shopping street, restaurant street, ganyan ba siya? So, iba-iba. Kaya maglakad-lakad muna. Maghahanap-hanap kung saan nga ba ang mga pagkain nila dito. And then, ito po is napakalaking syudad. Ito po ay shopping streets nila. Kita nyo naman, napakaraming tao, no? So, layo muna tayo sa pinaka-center ng kanilang syudad. Kasi talagang napakaraming tao talaga, no? Hindi kayanin ng aking powers. At baka ay ano natin dito, eh, magutom tayo talaga. Alam nyo naman, dito po sa Japan, lahat po talaga ay mahal. Ayan, nandiyan ang lahat ng pagkain. Tingnan nyo ang kanilang menu, pero tingnan ang pila. Ganyan kahaba po ang pila ng kanilang mga restaurant dito, no? So, we need to find another restaurants. The struggle is real of finding restaurants. Where is the rice here? Napagod na talaga ako, guys, no, kakabibig. Where I can find rice? Restaurants are full during lunchtime. Mukhang ito na talaga ang solution kung nakikita nyo. Ito po ay ramen restaurant. Kumbaga sa atin, turo-turo store to, kumbaga. So, CIFU, paano ba yan basahin? Ramen. Kahit hindi tiglamig, mag-ramen tayo. Kunti lang ang tao, may space po sa loob. At pagdating po doon sa loob, guys, machine again. So, ganyan sila dito. Pili ka lang ng pagkain, pindot-pindot lang dyan. Kahit anong pindutin mo, lalabas din naman. Ganyan talaga sila dito, no? Tapos, guys, hindi lang yan. Pagdating dito po sa, ano, sa loob, ang bag mo may lagyanan. Pwede din dito sa ilalim ng inyong paa. Hindi po kasi uso sa kanila dito ang sabak-sabak. Walang magnanakaw. So, chapstick, chili, pimenta, black pepper, fried garlic, then the sauce, and suka, and soy sauce, then toothpick, then the Japanese give you e-water. Ganyan talaga sila dito, no? And of course, parating ang aking napakasarap na ramen. Ang tingin ko na talaga dito guys is kaldero. Eh. Gutom na gutom ako. Tingnan nyo ang kanilang ramen. Sa sabaw pa lang niya, napakasarap. At syempre, meron din akong rice. Kasi hindi ako nabubuhay pag walang rice. Ganyan talaga ang buhay dito. Kita nyo naman ang sabaw, ang sarap. At ang kanilang ramen noodles. And meron po yung ano siya, baboy. Yan, napakasarap din yan. Napakalambot. Kumbaga, lasang humba sa atin sa Pinas. Then the gyoza. Yun po talaga ang partner, no? So, kain na po tayo, guys. Ito po pala ay pang tanggal ng ano yan. Uhaw! Kain! Napakainit pero rani ang kainin natin today kasi nagulamit ako. Ito lang yung mainit. Tapos kumakain ka ng mainit na sabaw kasi walang bakanting restaurant. Lunchtime kasi kaya mahirap makanap. Ang kanilang Japanese gyoza, isausaw natin sa kanyang sausawan at tikman.
Ang sarap. Busog na. Tuloy-tuloy ng ating adventure today. I'm full. Busog na. Nakakain ako ng rice. Pagkatapos ko mabusog sa kanilang ramen at kyusa, papunta po ako sa napakataas na building na yan kasi may maganda daw dyan. So, abangan nyo sa aking susunod na vlog. For now, Elena, saying babush!